Actually, sa lahat ng na-drive kong kotse, ang pinaka okay sa akin na aircon is Mazda. Nakikita niyo yung legroom? Ayun o. Oh. Napakaluwag. Nakaset ba to ng maluwag o maluwag talaga to? Maluwag talaga yan. So, doon sa likod, ilan ang kasya doon? Kaya tatlo. Apat kung maliliit. Kapag bumibilis ka, humihigpit to. Mm. So, para hindi siya na gumigewang. Okay, okay, okay. Siyempre, pag bumibilis ka, may tendency automatic, na si... Automatic, automatic siya na... Oo, sumisikip siya. Yo, check mga kanoknok paputok. Anong putok na balita sa inyo at putok na balita sa akin? Well, anyway, nandito lang naman ako sa kotse ni Sir Jess or Engineer Jess, no, na kung saan ay pinayagan tayong ma-vlog yung kotse niya. And ito nga palang kotseng to, ito yung Mazda 2 2017. So, para sa mga hindi nakakaalam, i-explain lang natin kung ano nga bang meron mga functionality or kakaibang bagay dito sa kotseng to. At para sa akin, ito talaga kasi talaga isa sa mga dream car ko, Mazda 2, dahil iba talaga yung looks nito at bukod doon meron pang mga tinatawag ng sports mode to. So explain lang ni Sir Jess dyan. Sir Jess, konting oras lang or konting minuto lang, no, dahil isang karangal lang dahil nakapasok na ulit sa lente ko dahil hindi kasi nakapasok na si Sir Jess sa lente ko sa mga memes ko or mga ibang vlog ko. At yun nga, nagpapasalamat ako dahil pinayagan niya ako ma-vlog tong Mazda 2 2017. Una, tatanong ko sa iyo, Sir, bakit niyo ba nagustuhan yung Mazda 2? Kailangan mo na lahat pa. Ang Mazda to kasi actually, one of my dream cars din. Na tulad nung sa'yo. Pares tayo sa'yo. Tapos, siyempre, nung nakita ko to, para kasing ano eh, parang tinatawag ako. Bilhin mo ako, parang gano'n. Hindi, agaw attention kasi talaga yung ano yung looks niya. Eh. Saka pag Mazda kasi, pag sinabi mong Mazda, iba yan, iba sa tenga ng mga drivers yan. Lalo tigil sa mga mahilig sa kotse, no? Oo. Pero siyempre, may mas maganda pa rin na brand or kotse. Pero siyempre, na-convince ako lalo nung nakita ko yung loob. Mm. No. Ano ba meron sa loob? Ito. Mga kapaputok, ito kasi yung screen. Pwede kaya, siyempre may Bluetooth yan. So may screen ito, ka. Bluetooth. Tapos, pwede kayo mamili applications, entertainment, yan, music, may FM. Tapos, pwede nyo i-connect yung phone. Mga devices. Kaya mga ganyan. Tapos, communication, pwede rin kayo mag-text dyan. So, i-connect ko lang yung phone ko. So, yung mga paputok, i-connect ni Sir Jess yung phone niya dito. So, dito na siya makakabasa ng text messages. Tama ba ako? Tama. So, yan, connected na siya mga paputok, no? Ayan. So, punta tayo sa communication. And then, contacts. Pwede rin nyo rin makita yung contacts ng phone nyo. Mm-hmm. Yan, o, yung mga contacts ko. Call history. Yan. Diba, ayos, no? So, yan. Yung ito. Parang cellphone na rin talaga to. So, while driving, pwede kang tumawag kung talagang kailangan. Pero, at the same time, yung mata mo... Aware dapat din. Na, kumbaga, safe pa rin. Ah. Yun. Bali, ang ano niyan, ang controls niyan, nandito. Pakita mo ito. Ito yan, itong malaki. Ah, okay. Pwede parang volume dito lang, no? Tapos up, down, left, right, pwede yan. Okay. Yun, ito. So, ibalik mo dito. Ayan. So, yung mga calls ko, yan. Sa girlfriend kong mahal. Yan, huh? Shout out. Eta. Hindi yan, eta kasi. Ay, sorry. Yan, napatawa. Ano pa call? Sorry. So, yun, nakita nyo naman, pwede mag-call. Ipindutin nyo lang yan. Pwede pala, touchscreen pala siya, ano? Touchscreen, pagka nakatigil. Pero pagka while driving, bawal na. Ah, okay. For safety purposes. Ah, maganda yung sinabi mo, no? Ito pala ay touchscreen kapag nakatigil. At while driving na, hindi na. Hindi na. So, ito na lang yung gagamitin kapag nagda-drive. Totoo. Malaking, ano. Napakaganda nito. Isa sa pinakamaganda to, no? Itong mga function dito. Ano pa bang meron dyan? Pwede rin mag-text dyan, actually. Pwede mag-text dyan. Yan, text messages. Yun, mga paputok, pwede din daw pala mag-text dito sa pamamagitan nito. Ayan. Ano ba ito si Paring Clever, no? Nag-text sa akin yan. Mm. Replyan natin. SB checkpoint daw sila. So, reply. And then message. Tapos may mga preset dyan. Okay. So, yun yung mga pwedeng isagot. Ano ba? Okay, syempre, yun yung sasagot mo na. Okay. Tapos send. Okay. So, marireceive nyo na yun. So, kapag pala nag-text kami sa'yo, tapos yung mga reply mo is okay, yes, no. Ibig sabihin,
Nasa kotse ka nun? Actually, pagka na-receive mo yung text ko, yung, tapos ang ginamit ko yung kotse ko, may lalabas doon. Parang sent through or via Mazda. Okay. Para ma-inform yung receiver na naka-kotse ka na yun. Galing sa kotse yung message. So dito pa lang pala sa tinatawag na, ano ba tawag dito sa anong to? Screen lang tawag ko dyan. Screen lang. Pero alam ko may tawag sila dyan. So dito pala, napakaraming functionality na agad dito, no? Ito text. Meron din navigation. Navigation, sure. Parang yung mag-Google, mga ganun, kung naliligaw ka. Okay. Actually, ito, pag nasa Laguna kasi ko, 2D lang, hindi nakikita yung mga building. Mm-hmm. Pero pag nasa Manila ko, especially, pag nasa Alabang na ako, nakikita na yung building dyan na 3D. Mag-iiba na. Ay, ito yata yung 2D, no? Hindi, pang set yan ng 2D. Okay. Naka 3D set na yan. Ngayon, pagdating ko ng Alabang, papuntang Manila, magiging 3D makikita na yung mga building doon. Okay. Dito kasi sa Laguna, konti pa lang yung nakikita kong nagiging 3D dito. So yun, pero pwede nyo magamit to as your navigation. Pag kami mga pupunta ka, isa-save mo lang, no? Tama pwedeng ba ako? Search din. Pwedeng. So anong gusto mong puntahan? Kung hindi, di ba, the last time kasi nang ano, nang nakausap ko siya dito sa kotse niya, ano, may isang lugar siyang pinuntahan, yun nga yung bahay ng girlfriend niya. And then, dahil malilito siya sa susunod na takbo niya, ang ginawa niya, pumunta siya doon, then sinave niya yung lugar. At sa ikalawang araw, ginamitan niya ng navigation. So, hindi na siya naligaw. Advantage yun. Tama ba ako? Ganyan yung ginawa mo nun, di ba? Ano, diskarte. Siyempre, maniligaw. Diskarte ako. Kung hindi mo alam yung lugar, gamitan mo ng navigation, isave mo yung lugar para susunod na araw, no need to tanong-tanong na kung saan yung lugar mo. Kasi alam mo na, nakasave na dun sa navigation mo. Tapos, isa rin dito sa navigation. Ito kasi, may fave. Ito, yan. Yung mismong bahay mo, pwede mong i-save dyan. Mm. In case of emergency, nagpa-drive ka sa mga tropa mo at na bagong kaibigan mo, kumbaga, hindi mo kaya mag-drive, halimbawa. Hindi nila alam yung bahay mo. Mm-hmm. So, at least, merong ano dito, home. San dyan? Ayan. Navigate to home. At least, mahahatid ka nila na. Okay. So, ang ibig sabihin nito ni Sir Jess, ulitin ko lang, halimbawa, nagkaroon ng anomalya sa kanya, ni Rayuma, halimbawa lang, no? Injured, at ako yung magdadrive, so hindi ko alam yung lugar, gagamit ako nung home address niya na kung saan, doon na dadalhin yung sasakyan niya. So, drive na lang ng drive, kasi nga, like for example, ano siya, nahimatay siya, ganun, or may pilay, ako yung bahala, titingin lang ako dun sa navigation niya. Emergency purposes. Yun. So ano pa ba? Pagdating naman dito, ano naman meron dito, sir? Isa-isa natin. Ito, syempre, aircon. Actually, sa lahat ng na-drive kong kotse, ang pinaka-okay sa akin ng aircon is Mazda. Para sa mga driver dyan, napakabigat ng binitaw ni Sir Jess, no? Dahil para sa kanya daw, isa sa pinakamaganda na nararanasan niya dito sa Mazda 2 ay yung aircon. Which is mahalaga talaga bilang isang... Oo, syempre. Lalo pag mainit, nasa mainit tayo ngayon.
So, hindi naman sa ano, kasi ang dami ko na rin na-drive na kotse. Mm-hmm. Pero, ang pinaka okay sa akin, in terms sa ano, has aircon. Okay, okay. Mazda talaga, parang hindi siya, parang bago pa rin kasi. Kumbaga kahit ilang taon na, yung consistent pa rin yung buga niya, no? Oo. Siguro, syempre, dala na rin yung, ano, yung maintenance. Baka may, maano ko din, maalaga. Oh, kasi yung maintenance nito, libre. Sa Oy. Mazda, 3 years. Sa promo yun. So, okay. Isa rin yun sa reason bakit kinuha ko to. Okay. Kasi medyo mataas yung, yung monthly, pero libre naman yung maintenance, which is umakabot ng 20,000. Kasi kalimita sa ibang kotse, di ba, parang napakamura ng monthly, pero hindi nyo nakikita yung side na yung maintenance, babayaran mo din naman yung pansarili mo. Kumbaga, akala mo nakamura ka, pero hindi, dahil yung maintenance, hindi na, ikaw magbabayad. Dito, kung mapapasin nyo, parang napamahal ka, pero hindi yon dahil yung maintenance nila, libre pala sa 3 taon. 3 taon yun. Anytime na magka-problema, punta ka lang doon. Or tawag ka, may problema, aasikasuhin agad nila yun. Kanina nakakita ako ng ano ng sa YouTube, no, yung sports mode na tinatawag dito sa dito sa Mazda Tumo, no. So paano ba mag-function yun, paano mag-start yun? Yung actually ngayon hindi natin medyo madumi, no. Okay, ito yung sports mode, ito lang, makaliit. Iaangat mo lang yan, tapos yung usual yung RPM na yung dito mas aangat, kumbaga mas kaya niyang mas mabilis. Pwedeng makipagkarelax sa S-Lex, which is hindi ko naman nire-recommend, no? Well, minsan naman, hobby ko yon kapag ka madaling araw, kapag ka walang masyadong... Kasi maluwag, eh. Oo. So, from Cavite, papunta dito sa Cabuyao exit, siguro mga 15 minutes kaya. Ganon. Kumbaga, sa pamamagitan ng sports mode. Kaya lang, 15 minutes. Siyempre, yung... Konting ingat din siguro doon, sir. Ingat talaga. Kaya lang, siyempre, yung gas mo rin, kakainin din. Okay. Yun naman yung kapalit nun. Pero, ang sarap kasi nung pakiramdam. So, madali kang nakapunta sa pupuntahan mo. Pero, ang kapalit daw nun ay gas. Yung gas. Pero, actually, itong Skyactiv, tipid to sa gas, yung Mazda 2 Skyactiv. Okay. Yun. Actually, madami ako kinonsider sa Mazda 2. Kaya, kinuha ko talaga siya. Siyempre, so, ito talaga yung first option mo. Mazda 2. Oo. Mazda talaga. Iba naman kasi talaga. Nung bata pa lang ako nakakita ako ng mga Mazda. Siyempre, shoutout din sa Lexus. Iba din talaga yung Lexus. Dahil dream car ko din talaga yan. Pero pagdating dito sa mga convenient na bilihin ng mga kotse, isa to sa trip ko talaga. Mazda talaga. Napakaganda ng mga colorway niya dahil matakaw din sa mata. Black, red. Ayan, kita nyo ng mga black, red. So, yan. Ano pa ba meron dito, sir? Ito. Yung legroom nga pala, ayan, oh. Yeah. Nakikita niyo yung legroom? Ayan, oh. Napakaluwag. Nakaset ba to ng maluwag o maluwag talaga to? Maluwag talaga yan. Actually, meron pa sa likod. Space pa sa likod. Medyo makalat ka lang. No? Okay lang, sir. So, doon sa likod, ilan ang kasya doon? Kaya 3. 4 kung maliliit. Okay. So, ibig sabihin, 5-seaters talaga to. Okay. Actually, pagka inaantok ako, ito maluwag kasi yung legroom talaga. So, sa driver, maluwag. Ano ba? 5-seaters? 5-seater. 5-seater, ano? 5-seater. Ito, 5-seater nga pala ito, mga putok. Pag hinatok ako, i-stretch ko lang yung leg ko. Makakatulog na ako, komportable. Unlike sa ibang kotse, nasisikipan talaga. Tama. Tapos, napapa-atras pa to. Napapa-atras yan. Napapa-atras pa pala, oh. Bukod sa yung standard niya, yung legroom niya, mga paputok, kaya nakikita nyo naman, no? Pwede pa akong umatras. Masira ko ata. Hindi, yan. Ayan, nakikita nyo, pwede pa akong umatras, oh. Maluwag talaga siya. Pagdating naman sa makina nito, syempre mahalaga din yung makina, yung mga sa makina, 1.0, something like that. Ano ba? 1.5 to eh. 1.5. Pero tipid pa rin talaga siya. Ang talagang medyo nagkukonsumo lang siya ng gas kapag traffic na traffic talaga. Yun talaga. Ayun. Ayun, hindi mo rin naman masisisi dahil matraffic naman talaga dito sa Pero pag dire-diretso yung yung drive, wala, parang hindi mo mararamdaman yung bawas ng gas. So okay din siya. Actually, yung full tank ko maabot ng 2 weeks. Ay, teka, nabalitaan mo ba yung full tank, 2 weeks? 2 weeks. Magkano yun halos? 1.7, 1.8. Bumaba ngayon eh. So
bumaba. Depende rin talaga sa ano, no? Sa gasolina. Kung magre-recommend ako, dapat full tank na, hindi yung pautay-utay. Ah, okay. Mas tipid kasi kung full tank. Yun. Para sa akin, ha? Ngayon ko sa ibang driver. Eh, nabalitaan mo na ba na may Mazda 2 2020? Nakita ko siya actually kanina. So, yan. Siguro, mga paputok, kung may kakilala kayo, itag nyo lang. At kung may nakabili na, wala, nakapag-issue na kayo. Parang wala pa naman, eh, no? Pinag-uusapan pa lang. Eh, no? So, yun. Nagpapasalamat ako dahil, alam mo, nare-review ko yung mga ganito sasakyan. At maisingit ko na rin, no? Dahil curious lang ako dito sa ano eh. Sa mga, ano bang tawag dyan? Dashboard. Yan yung mga yan. Dashboard, tama ba? So, eto ang, ano mo, sir? Sa ano yan, yung range ng ano ko yan, ng gas, yung kung gaano pa kalayo yung aabot niya. Napapalitan naman yan, yan. Para mas ano ka kung saka komportable yung ano. Ah, okay, yan, range. Okay. Ito yung syempre, yung sa bilis, at syempre, tapos yung sa RPM. RPM. Hanggang ilan nga pala to? Hanggang ilan ba to? Diba? 1, 2, 3, 4... 6 speed to eh. 6 speed to, tapos may sports mode pa siya. Ang bilis niya, depende sa'yo kung saan naabot siya, pero I recommend na huwag kayong maabot ng 160 kasi nakakatakot na yun. Yung feeling sa ibang bansa, mo, ramdam na ba yan? Ramdam na dito? Ramdam na. Pero yan. Kasi ito, gandahan din sa ano, okay, yung safety ng Mazda. Kapag bumibilis ka, bumihigpit to. So para hindi siya na gumigewang. Okay. Siyempre pag bumibilis ka, may tendency automatic siya na sumisikip siya. Kumbaga kinokontrol niya din. Kumbaga ikaw na yung nagda-drive pero pinapangalagaan niya na kapag mabilis na to, hihigpit siya dahil siya para hindi nasa sitwasyon na siya na ano. Okay yun. Unlike yung iba, pag bumibilis parang lumilipad na. So delikado na once na pag ginanon mo parang pwede ka nang umano, no? Yun yung maganda rin dito. Tsaka ano mga paputok, may controller doon yung ano nyo dito. Hindi ko alam. Hindi, ito. Ano ba yung parang, anong yaya? Itong side mirror. Okay. Pagka minob ko to, ito, pagka ginanong ko yan, titiklop yung side mirror ko. Yun. So pagka pinalik kong ganon, hangit ulit yan. Okay. So yun, ito, syempre, yung common lang naman. Mm-hmm. As ito, yung para hindi mababa yung window ng ibang ano lalo sides. Na pag may bata, ano, kasakay kang bata, no? So yun mga paputok, thank you. Ito rin no? ano sir, yes. Pagka nag-sports mode ako, mayroon akong parang shifter na kapag gusto ko mag-change ng gear, ito ay yan na yan na yan yung ano kapag naka-sports mode, ito na yung 1, 2, 3, 4, 5. Yun okay, yun pwede yun. Ka mag-shift, ito yung pang pang-angat. Kasi nga, ano, di ba, automatic to, di ba? Mm-hmm. So, kapag ka naka-sports mode siya, nagiging manual yung datingan niya, tama parang ba? Parang gano'n, parang ang approach na, parang si sports car na may one, yung shifter. Okay. So, yun, okay. Mga paputok, thank you so much, at na-vlog natin yung Mazda to ni sir. Actually, matagal ko nang gustong i-vlog to, and, so, yun, maraming salamat sa inyo lahat. Baka may babatingin ka, sir? Salamat kay Noknok Papataw kasi ano eh, parang na-feature yung ano yung kotse ko sa siyempre vlog. Naman. Siyempre, ibang ano ka na eh, ibang level ka na po eh. Hindi, wag yun. Ako pinupuri mo eh. Dapat babati ka ng mga dapat mong batingin. Siyempre, salamat sa mga tao. Siyempre, may tumulong din kasi sa akin para magkaroon ng kotse. Okay. Tinatitahay na, ganun. Tinatito, manding. Tapos siyempre sa mga kaibigan ko, sa mga reference, gano'n. Tapos siyempre, shoutout sa girlfriend ko. Kanina pa ako nakakiti eh. Ayan, yun, mom. Ano ba pangalan niya? Pwede bang sabihin? Ayan ako, si Johnny. Ayan, si Johnny. Si Nice. Ayan, shoutout sa iyo. At siyempre, thank you so much. And I hope nag-enjoy kayo dito sa vlog namin. And sinusubukan kong magbalik sa car vlogging or moto vlogging, something like that. Ganun na rin ba yung moto vlogging na rin to, no? Car vlogging talaga. Hindi ako aware sa vlogging. Basta abot sa sasakyan dahil nakapag kotse-kotse vlog na rin naman tayo. And then, we will try na makabalik dyan. And syempre, may mga taong umaasa sa vlog style natin. Thank you so much sa inyo lahat. At huwag kayong magsasawang sumuporta sa amin. Ako nga pala si Noknok Papatok at ito nga pala si Engineer Jess. Thank you so much dahil thank you man. Okay, sa mga susunod pang oras dyan. Pag nakabili ulit ako ng coach, ipag-vlog ko sa'yo.
second hand to, bebe, tayo sa akin. So yun, mga kaputok, maraming salamat sa inyo lahat sa mga nagtatanong. Kung lagi ako makapag-vlog, hindi ko po magagawa dahil may trabaho po ako. Once again, ako nga pala si Doc Nagpaputok na lagi nagsasabing, take care. Cause we care. Bye guys. Kapayapaan.